We are back, mga ma'am, sir. Ayan. May pag-uusapan tayo ngayon kasi mahihit na issue lagi. Bakit daw marami nagtatanong kasi bakit daw meron tayong tinatawag na water dipping. So yung water dipping, yun yung tumutulo sa umaga sa tambucho pagka start nyo ng makina. Mapapansin nyo yun, di ba, para siyang umuusok ng konti. Then para siyang merong tumutulo o nagmumoist siya na tubig. So marami nagsasabi, good and healthy engine. Yan. Tama kayo, good and healthy engine nga yun. Pero ano ba kasi yung mga factor nun? Bakit siya nagkakaganon? Bakit nagwa-water dipping yung mga tambucho natin, lalo na sa umaga tapos yung sobrang lamig ng panahon? Yan. So nag-drive tayo kasi ngayon, punta tayo Manila. Yung water dipping, kasi sa tambucho natin, meron tayong tinatawag na yung pinaka canister, yung nasa dulo, yun yung pinaka sa tip. 'Di ba? Meron tayong canister. Yung pinaka dulo ng tambucho natin. Then meron tayong yung catalytic converter. Yung catalytic converter saka yung pinaka dulo ng pipe natin. Yung catalytic converter kadalasan nandun siya sa bungad o kaya nasa gitna siya ng chassis ng sasakyan. So kung simula engine yung sa elbow papunta ng catalytic converter, then papunta naman siya ng canister. Yan. So yun yung parts ng kwan natin ng exhaust natin, exhaust system. Yan. So ang tawag diyan, exhaust system. Yung catalytic converter, pag umandar ang makina, 'di ba? Ang nangyayari diyan, usok, umuusok. Syempre, pag andar ng makina, meron kasi tayong tinatawag na intake, compression, power, then exhaust. Yung exhaust kasi, yun yung nasunog na gasolina saka hangin na nagmula ng simula intake. Yan. Then compression, ibig sabihin compression, maghahalo na yung air and fuel mixture. Then power, yun na yung pag na-ignite siya ng spark plug. Then exhaust, yun yung nasunog. Kumbaga yun yung pinakausok. Yung pinakausok na yun, carbon monoxide kasi yun, diba? Syempre tayong mga driver, minsan ano nangyayari, gas tayo ng gas, diba? Sunog na sunog yon yung sa makina natin. Then yung usok nun, ang mangyayari dun, pupunta siya ng catalytic converter. Pagdating sa catalytic converter, yung carbon monoxide magiging carbon dioxide na siya. So yun na yung malinis na usok, lalo na ngayon mga naka Euro 4 na yung mga sasakyan natin. So yung catalytic converter saka yung canister natin, meron siyang mga filter. Yan, iba-ibang filter yan. Yung canister, may filter yan sa loob. Pag binuksan yung tambucho nyo, may filter yan. Hindi lang sa makina ang may filter, pati sa tambucho. Then sa mismong catalytic converter. Sa catalytic converter, yung carbon monoxide magiging carbon dioxide siya. So ang usok kasi gas yan eh. So pag malamig ang panahon, ang gas mas madali siyang maging tubig. So yun yung nakikita nyo na nagwa-water dipping. Pero dahil pag mas marami siyang water dipping sa umaga, lalo na hindi pa siya mainit, mas maganda sa makina yon. Ibig sabihin healthy talaga siya. Kaya sinasabi nilang healthy kasi yung combustion niya, tapos yung pinaka-exhaust niya, kung mas marami siyang monoxide na nilalabas, ibig sabihin kumpleto pa yung power niya. Sa mga mekaniko, maintindihan nila to. Sa mga kasi medyo kwan yun eh, medyo ang tawag dito, halimutan natin yung tawag dun eh. Pero sa mekaniko kasi, pag alam na nila yung intake, compression, power, exhaust, alam kasi nila kung ano yung nangyayari dun sa loob ng makina na yun. Then
Ang exhaust pag ang mga piston ring kasi natin, barbula natin is 0000 siya, ibig sabihin wala siyang singaw. Mas maganda yung compression niya, mas marami siyang nakikreate na power, mas marami siyang nakikreate na combustion. Then yung sa combustion na yun, yun nga yung sa nagiging usok. So pag maraming usok na hindi yung usok na as in yung usok na naghahaluan lang isa, kumbaga yung bulto, pag dumaan yung usok na yon papunta ng catalytic converter, mas marami siyang makikreate na tubig. Kaya sinasabi nilang healthy engine dahil yun doon. Tapos pag ang makina natin, kunyari nag-start tayo sa nag-off tayo ng engine sa umaga. Yung pag-off natin ng engine sa umaga kasi sa makina natin 4 cylinder, merong part diyan na bukas may sarado diyan ng intake, then magkakaroon siya ng compression. Ngayon yung compression na yon, yung air and fuel doon na na-mixture sa loob ng magdamag, sobrang lamig doon. Minsan magiging halos maggagas yun eh, yung pinaka-molecules niya. After noon, pag pina-start mo yung engine, under yun, diba? Kaya nga mataas yung minor niya eh, kasi malamig pa yung makina. Then yung tapon niya ng usok, mapupunta ng catalytic converter. Pagdating sa catalytic converter, magiging moisture yan, as in moisture. Ngayon, kaya lang naman yan nawawala yung moisture. Napansin nyo, pag mainit, diba, umaga, pagkagising nyo, may water dipping. Pero pag tumakbo na yung makina nyo, o kaya uminit na yung makina nyo, diba, syempre, sobrang init na ng elbow eh, matutuyo na siya. So, ang mangyayari na lang ngayon, wala na siyang water dipping. Malinis na carbon dioxide na yung ilalabas ng tambucho nyo. So, ganun lang yun. Sa simpleng paraan, ganito yan. Pag andar ng makina, magkikreate siya ng usok. Yung usok, pupunta ng catalytic converter. Pagdating ng catalytic converter, sasalain siya ng mga filter ng catalytic converter. Then, paglabas siya ng catalytic converter, siguro mga nasa 50 to 70% na siya. Usok pa din siya. Pero, hindi na siya harmful. Kumbaga, carbon, halong carbon monoxide, carbon dioxide na siya. Lalo na pag dumating siya ng canister. Kasi sa canister, may filter uli. So, dalawang, ang nangyayari sa kanya, dalawang salaan. Kaya, sa sasakyan natin, kaya siya naging Euro 4. Kasi madalas, dahil din doon sa tambucho, yung nilalabas niya na carbon monoxide is nagiging carbon dioxide na healthy na sa paligid. So, hindi na siya yung purong usok talaga. Pansinin niyo sa mga kotse na mga latest ngayon, kung sakaling makikita nyo lang yung pag binuksan yung mga tambucho, makikita nyo talaga ang ganda ng loob ng filter ng catalytic converter sa kanang stack pipe. So yung sa tambucho, yung sa stack pipe. Pero tulad tayo, hindi na tayo naka-stack pipe yan. Pero meron pa rin tayong water dipping kasi yung catalytic converter, siya yung isa sa main na nagpapa-water dipping sa mga tambucho natin. Tapos syempre, ang tambucho mainit. Pag gabi kasi yan, 'di ba, nagkakaroon tayo ng tinatawag nilang hamog. Nagkakahamog. Yung hamog na 'yon, pag nasa tambucho natin 'yon, minsan ano nangyayari, nagkakaroon din ng tubig yung loob ng mga elbow natin, ng tambucho natin, kasi mapapansin niyo minsan may mga magtataka nga diyan, bakit hindi naman ako na lusong sa baha, pero may kahit hindi umaandar yung makina nila, may tumutulong tubig sa yung mga holes. Kasi sa mga ibang tambucho sa elbow, meron yung mga maliliit na holes, yung daanan ng tubig. Para kung sakasakaling, kunyari, madaan ka ng baha, di ba, meron yung pagtutuluan pa din. Yan, meron yung mga yan. So, good and healthy engine talaga ang umuusok ang tambucho sa umaga. Kasi yung usok na yon, yun yung water dipping na nangyayari. Tapos yung usok na yon, yung kasi yung parang pinaka-moisture sa umaga. Di ba? Pero pag uminit na ang tambucho, mawawala na din yung water dipping sa yung mga usok-usok na konti.
So, sana nakatulong tong video yung ginawa ko. Ah, matagal ko na kasi dapat gagawin to. Nagtingin-tingin din kasi ako ng mga feedback. Pero eto, pinaliwanag kasi sa amin to sa CASA dati. Nung nagtitraining, nung tinitraining kami about sa mga motor at sasakyan. Nung nagtatrabaho pa tayo sa CASA. So, ayan, sana nagustuhan nyo yung video yung ginawa ko. So, ingat tayo lagi. Ah, maraming salamat. Kung meron pa kayong mga katanungan, siguro pwede nyo akong tawagan mismo sa JLJ Madlao o sa number na pinopost ko. Then, thank you dun sa mga sumusuporta ng vlog natin, yung JLJ Car Moto Vlog. Yan, maraming salamat sa inyo. Saka yung JLJ Car Accessories, then Motomac Works. So, ingat tayo lagi. Ayan, papunta na ako ng Manila. Dami pa nating kalat. Ayun, no? So, ingat lagi. Maraming salamat. Thank you. Ride safe.